Bagamat hindi direkta magla-landfall ang bagyong Henry sa Kalupaan, naghanda pa rin ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD2 ng mga food at non-food items na ipamamahagi sa mga maapektuang residente ng bagyong Henry sa Batayan at Calayan Islands. Narito ang balita ni Brian Capuno. Tiniyak ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Region 2 na mayroong sapat na supply ng pagkain para sa mga maapektuhang lugar sa Batanes at Calayan Island sa lambak ng Cagayan. Sa kabila ito ng sinabi ng PAGASA na walang posibilidad na direktang tatama sa kalupaan ang bagyong Henry. Sabalit ito ay magdadala ng malakas na pag-ulan at hangin, partikular na sa namanggit na isla at iba pang probinsya ng Region 2. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng nasabing ahensya na si Michael Gaspar na kahapon pa ay naka-preposition na ang lokal ng pamalaan ng Batanes at Calayan Island ng family food packs para sa mga residente. Maliban pa rito, ay nakanda na rin ang kanilang tanggapan kung sakaling mga ngailangan pa ng karagdagang suporta ang nabanggit na LGUs. Okay, nakapag-preposition naman na tayo ng family food packs sa Batanes at sa Calayan. So, in terms of disaster response po, kung sakasakaling kailanganin po ng LGUs ng Batanes sa kanilang Calayan ng additional support in terms of food items, eh, nakarelate naman po yung DSWD Field Office 2. Tapos dito naman po sa mainland, ganun din po, nakapag-preposition na rin tayo ng mga goods natin at ready naman po yung goods natin sa mga warehouses po natin anytime po na humingi po ang ating LGUs. Inihayag naman ni Gaspar na mayroong mahigit 29,000 family food packs at mahigit 5,000 non-food items ang nakahanda na sa kanilang tanggapan. Bukod pa ito sa mga supply ng pagkain na nakahanda na rin sa mga LGU sa buong rehiyon, kabilang na sa isla ng Calayan at Batanes. Dalawa po kasi yung kategorya natin dyan. Meron po yung mga nakatago po sa atin o naka-inbox sa mga stock warehouses po ng DSWD FO2 mismo. Tapos meron naman po yung mga naka-inbox sa warehouses ng mga LGUs. Opo. So ang tawag lang po natin doon sa mga nasa warehouse mismo ng kagawaran, is stockpile po natin. Mm-hmm. Meron po tayong 29,075 po currently na family food packs. Mm-hmm. Tapos merong 5,010 na non-food items. Mm-hmm. Doon naman po sa preposition goods naman po natin sa mga LGUs, meron tayo currently 22,561 na family food packs. Tapos 2,975 po. Bali, ito po yung distributed all over Region 2 na po ito, including Batanes at Calayan. Base naman sa kanilang sinagawang monitoring, wala pang residenteng humingi ng tulong sa mga LGU, subalit patuloy nilang inaalam ang mga lugar na posibleng lubhang maapektuhan ng bagyo. Wala pa naman ang humingi, sir, pero nakaready na po. Kasi yun nga, gaya ng sabi ko, nakalagay na po sa mga warehouses nila. So kung kakailanganin na po nila, just in case po tumama na yung bagyo at kailangan ng supply ng mga tao, ready naman po mabigyan. Samantala, patuloy na nakamonitor ang kanilang tanggapan sa sitwasyon sa iba't ibang parte ng rehiyon, maging ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan. Para sa Pilipinas Kong Mahal, ito si Brian Capuno, SMNI News, Cagayan Valley.